Sa hapon ito, gamitin natin ang presensya ng ating Diyos. Ang Diyos na Oh,
At nawa, isubukin namin sa aming pangkakawalan na buhay ang bawat talanta na ibinibigkas mo, Panginoon. Upang Panginoon, ibigay mo sa aming puso at isang buhay ng tunay at ganap ko, Diyos. Maraming maraming salamat po sapagkat sa paggamit mo, tunay na kami hindi mo pinababayaan mo, Diyos. Lahat kami na narito ngayon ng hap nito. At nawa kami, ito sa bawat puso ng bawat isa. At inaanti namin, O Diyos, na bawat puso ay magiging matagumpay sa iyong banal na gawain ngayong hap nito. Sapagkat ang gawain ito ay ganap na tagumpay sa tanging pangalan ng Diyos. Maraming maraming salamat po. Muli sa iyo namin po ibinabalik, O Diyos, ang wakas na papuri, pagsamba, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tanging parapanigtas. Kasama ng panalangin ng mga Virgen Maria, sa iyo namin minamalik na ang papuri at salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Palakpakan ng Diyos at muli tayong sumamba sa kanya. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord, tunay na iyong mga anak, pagkaisin mo, Diyos. Pagkaisin mo ang bawat puso ng bawat isa. At tunay na ikaw ang Diyos na pinipuran na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Upang bawat puso ay magkaisa na ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus, Maria, son of God.
Pahayag po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang hirap po sumabay sa ngayon. Hallelujah! Pero sa katotohan lang po namin, ang mga masigla, tunay po na talagang sinisikap namin yan ang talagang perfect ang mga lingkod na dito. Amen. Kung ba? At hindi na lang po natin doon yung ng Diyos at hindi lang sa mga alitin. Amen. Kung ba? Amen. Ito! Alalay din po ang paglalakad ko. Alas 4 po yun eh.
pagtatakubong, tulad sa pagtaas, pagtatakubong, sa kalating ng sasakyan ng van, na akit ko sa hagan, yung pagtatakubong, alam niyo po ba, pagtatakubong po, nakita yung iba, yung ready po ako natumba. Yung pagkatumba po, itong iyo, maramdaman ko po yung paa ko, ay talagang tumalindig. Nakalala pa po ako, pagkata sa tayarap, hanggang sa natapos po ang gamay. Nung pauwi na, hindi ko po sasabihin sa akin sa Kristo namin na gano'n nangyari sa akin. Kundi po ang gano'n nangyari sa akin. Doon po nakita ang anak ni Yahweh at Kaday, ang pag-ibig kay Sister Ruby. Sister Ruby, ba't kayo naman lumakas? Sabi ko, mga kapatid, ako ay nasip ang doon sa tagingin na nangbar natin. Eh, ba't din sinabi? Sabi ko, kasi hindi sasakit at kaya ko, hindi ko sasabihin sa inyo. Ay, hindi na po makalakas. Alam niyo po, giniwala. Ina-reover ako, tapos giniwala ako. At ako po isang tanay ng uwi, hindi po ako makauwi ng tanay. Dahil ang paka ko, talagang naman ako. At saka, ngayon, ano ba siya sa pagkakas na kayo? Pagdating po namin ang alas 10 ng gabi, puli ng dami ng yawin sila. Ang mga kapatira, gusto ko na disuportal ang sating punong kasama ko ito siya sa ating natigamalaya. Sister Rudy, may namang report ko ito. Ito ang masibete sa iyo. Kapag pakaya sila kinusuportal ako, sabi ko, huwag mong gagawin. Kasi sa pamamagitan ng paso ni Kristo, gagaling ang paa ni Sister Rudy. Kaya nung may gusto na natin pa ako, pero nung meron ko, napag-uwi ko, hindi nga po mong talakad. Hindi natin po ako ni Sister Rudy at ng asawa sa kahit po namin. Dahil nakakaya po daw ng mga balitaan ng pamilya ko sa gabay ng pinapunta ng aksidente ko yun, pinabayaan na ako. Kaya ano po yung pag-iisa at hindi ka pagkakaisa na makalap yung Yahweh na sila. Naramdaman ko po yung pag-ibig. Hindi ko naramdaman sa ito. Ang naramdaman ko po yung pagmamahal at pagyakap sa akin ng mga kapatiran. Kaya nang kapatid ko kay Yahweh na sila, pairanin po natin ang pag-ibig. At pagpuhin ang pag-ibig ngayon, ipinaraman natin sa ating kapatid. Ano mang karamdaman mapawihin ng ating dakilang Yahweh na sila. Dahil natin nasa lupunin. Sa bawat tungtungo, bawat tapa ko, sa kambing. Sinasabi ko kay Lord, Lord, hindi perfecto si Sarubi. Pero gagawin mo dali sa kapuso ni si Sarubi. Dahil napakahina ko po sa pagsubok. Ang pagsubok ko, napakahina. Mas gusto ko po na ako dinensya sa salita kaysa kekes ko ako. Doon po umibigay ang kapatid ninyo si Sister Ruby. Pero, inandang ko po ang sabi sa 1:20. God is with us. God more than enough. Prayer is a powerful. Kaya ngayon po, okay na po masaktan. Dahil nalilig ko po niyaman sila sa pamilya ko. Kung ano kami lumaban sa karamdaman, sa mga pinisi, at dumadali na po sa problema ang aking kapatid na nasa taglak, na Sister Ruby po, gusto pong kuhaan doon, may trabaho o wala, bibigyan po ng 10,000 po sa kapangina, kung bigaw lang po kami mga sama sa taglak, at ano may mga kasama yung mga kapatid, mga sarong kapatid ko, at saka yung mga pong ako, na nabayo na po. Alam niyo, ang sabi ko sa kuya ko, kaya ako nalit ng dating, papunta dito, ipagsisigaw ko ang kabutihan ng Yahweh sa sakay. Hindi ko kailangan ang 10,000 para si Jeremy doon manila sa tatla. Yun po ang mag-indication namin habang kami nasa tatla sa kapatid ko, sa pamangkin ko. Hindi ko po ipagpapali ang Yahweh sa sakay. Dahil ang Yahweh sa sakay, yung pinaglilipuran, ipagsisigawan ko po mayaman, magbibigay kay Sister Ruby ng pagalingan, pagkain at ibig sa paghapon, papamasay sa kampe, ang bigay dito sa gawain, yung kaya ng busa at ibigay. Kaya, Lord, ang pwede sa wala po kung ibabalik, kundi ang papuling parangal sa kabutihan ng Yahweh ay sa dahil. At isa pa po, wala, yung pong tinutulungan ko, yung po sa labas, lagi pinipang ko, na ito. Dumating po yung ano po ng gabi ng Sabado. Kagumuso po, nasa Julian. Yung punto yan, nakatahit ganyan doon sa tinutulungan ko, nakakapat po yung parang ganyan. Talaga po, ako'y kumiligtas na
nakakatakay kami ako sa kahit ahas na tulog yun, ahas na totoo yun. Hindi ka sa kumutok. Dahil ako po yung nakakaiga at ako po. Eh yung anak ko, nagkape, andun po yung kama. Sa tapa, eh nandun po ako. Alam sa anak ko, nay, did you know? Kung ano yan, yung hahala sa tulog. Sabi ko, yung mga nagatid kasi sabi ko sa kayo, lumahan sa inyo, hindi matulog. Lumahan sa ako, hindi matulog. May ahas, hindi po ko kaya. Sabi ko gamit ko. Kaya nandun po ang kaputi yung nangyari ni Saray. At nung araw na yun, yung ahas na yun, umalis din. Umalis po dun sa lugar na yun. Tumalong. Pagkabukas, tumating yung nagaras. Pag ko, nagsipag pa ako mga kasimbay. Alam niyo, pagpupo sa dunyan, pag-angat ko, andun yung ahas. Sabi ko, magagawin ni Nikitas, si Sister Ruby, sa ahas tulo. Kaya nangyari ni Saray, muli kong ibabalik sa iyo ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Pwede po natin muna yung nabes na papuri sa ating dating ang mga wala. O sino pa po? Ang kalori, meron kang isa. Isang maganda na pagbalang nakapagod sa aking mga nalangin sa ating mga wala siya. Papasalamat po ako sa Panginoon sa ugali ng pinagkalong sa atin. Kasi nung pong Monday ng gabi, after namin kumain, after pong maghugas na pinggan, di ba yung pakiramdam ko, giniginaw na ako, tapos yung kinikinit na pakiramdam ko po, nagsakit na lahat ang buong katawan ko. Pero nung ano po, minumuna ako sa pagkiala ko, nagyatan po ako, nakaparang nakapans, nakagawaan ko sa pako, nakomedyas, at ako yung ginaw na ginawa. Tapos nung kinaupagahan ko, kumulit na aming katawan. Parang hindi ako makakalakad. Parang mga tulog-tulog ko yung mga katawan ko. Hindi ako, hindi ko maintindihan na ang sakit-sakit pa din ang ulo ko. Eh, iniisip ko ba tayo kung malakad ng gabay? Paano yun, hindi yata ako makakagalo. Pero po yun na napakabuti na Diyos. Sabi ko nga, Lord, huwag ako pamaya na hindi makadalo sa gabay ko. Dahil, pinipilit ko talaga ng buwag yung mawala sa kabahin ko sa tuwing araw ng Webes. Kaya salamat sa Panginoon sa patuloy niya pagbibigay ng kalakasan, kalusugan sa aking katawan at sa mga blessing na patuloy niya pinagkakalaw sa akin na patuloy mo rin pong isi-share sa ilang inyo sa bawat isa sa atin. Kaya tuloy na napakabuti ng Panginoon, siya kumikilos para sa gawain na sa Dakong Gordon sa atin, sa aming sama-sama at tulong-tulong na pagkakaisan para sa ikatatagumpay ng gawain nito. Tunay na siya namin ang ikatatagumpay ng gawain. Isa din po ang palagi, kung may napapansin niyo po, nag-second collection tayo, kasi po yun po ay yung isinestari na i-share natin sa dating diocesan na ngayon ay assembly meeting po tuwing last Monday po yata ng month. Pare, yun po nag-i-share na ng bawat chapter at prayer group. Kaya siguro po napansin nyo na nagsisekit collection tayo. Kaya nang minsan parang wala nang naglalagay. Hindi naman po yung ano lang ninyong makayaan. Hindi naman po sa aplikan. Pinapaalam ko lang po kasi may nagtanong din po ano po yung pangalawang ano kaya pinapaalam ko po na yun po yung pagka-second collection natin para sa ating share sa monthly assembly. Sino ba po magbibigay ng mag-share po yung biyaya at magpapala sa ating Yahweh Shaddai? Amen! Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Buhay po siya. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, si Yahweh Shaddai. Ang i-share ko po sa inyo, yung kalugang ko na nakalakad na po ng maayos, tapos sa relaxing po siya, yung mga rano din, di ba na i-share ko sa inyo. Tuloy na pangabuti ng Panginoon. Malapos siya. Ano yung napakabuhin niya? Kaya yung sinabi ko sa anak ko na sa marunan ko, ang mga tanong ko sa kanila, ang pabuhin ang kanilang buhay kasi nakakalito sa
Puri po si Yahweh sila isunod-sunod ng mga limbo, sila ay nagsisimba. Kaya talaga po, matunay na kapag may pagsubok po tayo, huwag po tayo kaginawa, lahat po lang po tayo yung nanaranas ng pagsubok. May kanya-kanya lang po pagsubok. Ngayon po, ang sabi ng anak ko na, paano po ito? Huwag kakainin po namin. Tapos i-extreme na naman po ang aking asawa, huwag po ang aking magagawin. Tapos yung pula sa president, sabi ko, nagsige umuwi ka na, susunod ang biyaya. Ako po ay nagsunod mo na yung buwan ng ako sa Lord. Kayo po ba na kung sino po tutulong sa akin? Ipasok mo po sa isipan kung sino po ang aking lalapitan. Na hindi na po ako mamumuta. Hindi rin po ako ayoko na po mamuta. Sabi ko, alam mo, praise the Lord, alam mo pa ako susunod sa akin? Sino ka pa kung kutsi? Hindi na sa bahay nila tapos yung mga may kami. Ang alam mo po, nung tayo na yun, kailangan hindi po nangyay sa akin. Pagpuklat ko po, iman nito. Tapos sabi niya, saan punta ko? Sabi ko, tutuloy ko sa nakatagaling nito at mapaparisyo para mo. Kumili po si Yahweh sa tayo, sabi niya, nakapayin po ako. Tapos sabi niya, ito ang papasahin mo ng gagawin ko. Kumili po si Yahweh sa tayo, nang mag-text ko po sa anak ko, nakagulong po siya ng patigyan. Sabi niya, ito may napakabuti ng Diyos ko. Kasi kapag sa tao ka maginig, si Diyos yung sino ka pa, puro ka pa kang Panginoon Diyos na lang. Tingnan mo, wala ka po sa Diyos niya. Kaya, nagpupuri po ko rin ako sa naman sa Panginoon, na ito na napakabuti niya. Ang isa po pong isi-share ko, yung transaksyon ko po nga dati po, talaga na wala na ko ng pag-asa. Pero sabi ko, Lord, itigil na po ako. Ano po ba ang transaksyon ko? Kasi gusto ko po talaga na makatulong po sa iyo, Yahweh. Magpahiwatig ka po, magbigay ka ng mensahe sa akin. Praise the Lord po. Alam mo, tinawag po sa akin ang sekretary po ng STM at saka ng broker na nakapasa po sa board ang panay na coordinators. Ang kailangan na lang po ay si congressman na lang po ang Iberma. Kaya ako lang po po rin nagpapasalamat sa Diyos dahil sabi ko, Lord, pag maging success na ito, alam mo yung kalugan ko. Alam mo kung paano mo kalugin din sa loob ng kalisya, wala akong pamasahe pero maniniwala pa. Nasubrat pa po yun, tumawag po sa akin, ang isang company po na alam ko. Tuntunin ko na po, heritage token, kung binibigta. First naman po ng gabi na yun, nagumiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, magbigay na sa akin kasi mga hindi ako ang nalapitan ko. Pero yun po si Yahweh sa na isang tao ko lang po sa sanayte. Christian, awal ko lang yan. Ngayon na lang gusto kong kaitin. Napupuri po magpapasalamat sa Panginoon na yung mga kasama ko po dito, mga presidential ng Insaday, at saka yung mga line minister. Magpapasalamat, tinawagan po ako ng next call na sabi niya, ikaw po ang mag-negotiate ka. Binigay po kagad sa kanyang nahinti ang apuglan, lahat po, ATS, at saka yung mga halaga. Kaya po, may awan po sa Mercuris po kami, ibigay na po kami ng mga hiningi. Tapos, hindi po kami sa loob ng negotiate ko dahil naibigay po kami po sa kanilang video na namin po sa loob po ang karabo. Kaya ko lang po nagpapasalamat po sa Panginoon dahil tuloy na napakabuti na sa 6-8 po kayo na umaapaw na kagayang minibigay niyo po sa amin. Ang mister ko po, wala pong trabaho. Pero hindi ko po siya hinahanapan. Kaya napakasipag po niya sa bahay, napakasipag niya sa halaman. Kaya ako lang po nagpapasalamat talaga na tuloy napakabuti niya. Pagkabang din sa ako, may problema tayo, kaya isa sa atin. Tayo po, masakit na minsan po. Pagka, halimbawa, di ba, may minsan ng preacher sa atin nung nakaraan, Brother Lando. Kapagka na wala po masin, ating kapatid, huwag natin sasabihin na nabaksin o nakalimot. Baka nga naman may nilalakad lang. May nilalakad. Nakapuglad ko doon. Ang dami po na nakalakad sa akin. Ako po hindi na lang sisipa. Makalipo na yung mga problema kami. Okay. Hindi po. Talaga. Hindi po. Wala po po ng pansin. Ang aking mga
Pero Diyos, hindi ko na lang kami makakasal ko na si Mahan. Kasi naman matupulong, hindi ko makasal ko na mga karating. Talaga lang ko, kasi matupulong ako sa langit sa Panginoon, kahit saan na si Mahan. Pero, sa ating, ano nga yun, wala na yung co-coordinator, okay. Ang mga sister Angie, minsan po hindi tayo nakakaunawa, hindi tayo nakakaano. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Ang harapin po natin ngayon na hindi na po tayo pagpapalagi. Lalo po sa marami yung pagsubo, inamahan po bawat bansana. Ipapaswerte pa rin tayo ang Pilipinas sa lugar natin hindi pinabaha. Kasi pinalunugan po tayo ng Diyos dahil andyan po na isa, dalawa o tatlo na nakikay sa atin. At yun po ang Panginoon na nakikiliwan sa atin at tumutulong sa atin ng mga pangangailangan. Kaya purihin po si Yahweh sa dahil ipananalin po natin ang ating mga kapatid na wala po dito. O kaya nga po minsan dalawin natin sa halip na tayo ay pag-usapan natin ang hindi maganda. Dalawin po natin, kapatid, makatid ka. Kailangan kami, Lord, kailangan marami sa gawain. Hindi po nung pagkahan mo lang, huwag hindi pa po natin. Ang sama po, Lord, wala tayong pagpapala. Nandun po kasi ang gising sa pagpapong baba. Ako po, sa pagbiling ko po sa Panginoon, nandiyan po lang ang pagsubok, nandiyan po ang lalaki, nandiyan po lahat. Isang po, nagsisimba na lang yan, kaya pa ganyan. Ay, kaya nga po ako nagsisimba kasi makasalanan ako. Dahil po, ganyan na po ako, hindi na po ako magsisimba. Kung ganyan na po, sinasagot ko sa kanila para wala na po away. O, kasi tayo lang magmamahal, nagpulungan. Para presensya po ng Panginoon na nangyuto ko sa akin. And by your might, save your children.
Subalit yung presensyang banal, nandoon ang tunay ng kapayapaan at kapahinahan. Kaya may sumpay, sinusuko namin sa iyong aming sarili, ang aming puso isip, nawa ang kalooban mo ang isang magandang sa bawat buhay ng nagbilingkod sa iyo, Panginoon. And Father God, ganun pa man pinakasama at ipo namin ang mga pagsubok na ito. Sapagkat dito mo kami hinuhubog, pinapatatag, upang ang aming buhay pananampalataya ay magtagumpay at maging busilang siyang harapan. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen! Amen! Malakas na palakpa, kayo na ang sinahay. Malakas na palakpa, kayo na ang sinahay. Harapin mo ang iyong katabi, kapatid. Ngumiti ka naman para mukha pinagpala. Amen? Amen? Amen! Alam niyo ba ang ngiti ay nagpapalapit ng biyaya? Amen! Kaya sa hapong ito, ang biyaya ng Panginoon na ating kakanggapin ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon kay San Marcos chapter 6 verse 30 hanggang 34. Sumayin niyo ang Panginoon. Ating pong pakinggan ng mainam, huwag lumipad ang mga isip
at ating itoon ang ating pandinig sa mensahe ng Panginoon. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at inuulat ang lahat ng kanilang may sagawa at may duro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pa't hindi na makuha ang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alaga? Kaya sinabi niya sa mga ito, magdungo kayo sa isa ilang na po upang malayo sa karanihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Kumalis sila sa bulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pagalis at nakilala sila. Kaya mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kay sa kanila. Pagbungsan ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastor at sila itinuruan niya ng maraming bagay. Mga magulang, mga kapatid, sa lahat ng aabutin ng tinig nito, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Yung buhay na palakpak, kaya kaya sa malay! Yung buhay na patuloy, yung answer prayer na patuloy ang siyalay! Itasabihin ng kamay at tumingalan sa langit, sabihin mo, Lord, answer prayer na kami! Sino answer prayer na? Minanangakas ng pananang kalatayan. No? Salamat sa ating mga machekong mga kapatid. Sa mga may naswari. Yan, mabunan ba tayo mga kapatid? I appreciate yung inyong mga effort. Amen? Na wala talagang pwedeng madlang sa pagduri. Amen ba? Na kahit walang marunod to, ay kayang gumawa ng paraan ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen! Kaya palapakan natin ang mga ahit ni Yahweh El Shaddai. Malakas na patuloy sa ating Panginoon. Sa hapon ito, ako'y naniniwala na tayong lahat ay pinagpalad na. Amen ba? Harapin mo ang mga kapatid, huwag kang mag-agam-agam. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang mag-duda. Huwag kang makakot. Sapagkat andyan na ang para sa iyo. Naniniwala kayo? Amen. Nasa atin na naman yan, no? Ang lahat ng bagay, i-give na yan eh. Lahat ng blessing andyan na eh. Nasa atin na lang pagtugon. Amen po ba? Sabi ng Bible, just believe and you will receive. Amen ba? Ito yung reason why kung bakit ikaw ay nandito, because we believe that our God is a working miracle God. Amen ba? Sabi nga ni Brother Mike, miracles are forever. Sabi ng mundo, wala daw forever. Pero kay El Shaddai ay mayroon forever. Amen po ba? Amen. Sa hapon ito, napakinggan niyo ba ang biyayang ng ating binasa? Sinong nakinig itaas ang kamangan? Nakinig ang. Sinong sumunod sa gospel itaas ang kamay? Mukha mahirapan kayo magtaas, no? Pero atin pong babaybayin ang ating gospel ngayon na po. Trusting in God's provision. Sabihin niyo, trusting in God's provision. Ang pagtitiwala sa pagbigay, sa pagkaloob ng Panginoon. Amen ba? When we say provision, ang root word nito ay provide. Palagi natin sinasabi, pag walang pera, God will provide. Kapag nakatanggap ka ng bill ng Korean ang halagang 3,000, huwag kang matakot. Anong sasabihin mo? God will provide. Kapag pinuntahan ka ng anak mo na maghihingi ng pang-tuition, magbuntong hininga ka lang, sabihin mo, God will provide. Huwag na huwag mong sasabihin, tumigil ka.
wala akong pera. Pag narinig yan ang Diablo, sasabihin, tama ka. Sino walang pera ay kasat naman? Ay, di ba wala? Lahat tayo may pera, no? Sino may pera ay kasat naman? Pauta naman. Pag sinabing pautang naman, sabihin mo, dati. Ganyan ba? Ganyan ang turo niya, brother, may trusting in God's provision. Napakahirap manampalataya, lalong-lalong na kapag tayo ay manangan lamang sa ating sariling kakayahan. Amen? Kapag alam mong wala ka namang trabaho, kapag alam mong wala ka namang anak na may trabaho, kapag alam mong wala ka namang bangko, kapag alam mong wala ka namang negosyo, mahirap magsabing God will provide. Pero mawala man ang lahat, pag may ikaw ay may pananampalataya, madaling magsabi na, God will provide. Lakasan nyo, God will provide! Amen. Sabi na, Lord, sa gitna ng kawalan, di ka mawawala. Pakikalibit ng iyong katabi, sabihin mo kapatid, alam mo ba, sa gitna ng kawalan, hindi ka mawawala. Huwag kayong matakot na huwag mawawala. Hindi kayo uutang. Mahalaga na buo yung aming loob na ang gawain ito ay laging pinagpapala. Amen ba? Nung sabihin ni Brother Mike noon, magdala kayo ng 7-7 mga akay. Nagdala yung mga taong pigpipitong akal, and that was the provision of God. Buong mundo ay inabot ng mga manggagawa. Wala nang lugar sa iba't ibang bansa na walang gawain. Amen ba? At patunay na hanggang pagumbog, God will provide. Amen ba? Mukhang hindi kayo naiiniwala. Amen? Amen! Malakas na palakpak, kaya huwag ka. Ang Panginoon ay marunong gumawa ng pamamaraan lagi sa mga bagay na hindi abot ng ating pamamaraan. Amen ba? Tayo, madali tayong magbenta ng mga bagay na meron tayo. Pero tandaan nyo, kung ilang taon ka na ngayon, sabihin mo siya kapatid, kapatid, ilang taon ka na ba? Sabihin mo kapatid, anong pakialam mo? Kung ilang taon ka na ngayon, ganun din araw-araw pinapakain ka ng Diyos. Amen ba? Ilang beses ka na bang problema na wala kang pera? Ilang beses ka nang problema na ubos na yung pera. Lagi-lagi na lang. Pero along the way sa buhay mo, lumabangon ka, hindi mo namamalaya at nakakalampas na doon. Amen? Amen? Yung lagi mong sinasabi na mahina ka, wala kang pera, mahirap ka, may sakit ka, pero hindi mo namamalaya hanggang ngayon, nakakaupo ka pa dyan. Isang malinaw na ebidensya na ni Yahweh El Shaddai na maraming bagay na hindi mo hinihingi ng buhay ay siya lamang ang may bigay. Pakitin ba ko? Unang bagay na dapat natin malaman, ang mga tao ay sumunod sa kanya sapagkat marami silang pangangailangan. Sino dito ang walang pangangailangan? Itaas ang kamay. Pag may nagtaas ng kamay na walang pangangailangan, uuwi na ako. Because everyone of us has in need. Kahit pinakamayaman, kahit pinagamagali, kahit pinakamalakas, palaging may kailangan. Nakikinig ba kayo? Kaya ang Panginoon ay hinahabol ng maraming tao sapagkat anong gawin sa Bible, maraming nangangailangan
na siya lamang at tanging kamay niya lamang ang pwedeng maghimala. Isipin niyo, somewhere in the Bible, yung babaeng dinurugo ng 12 years, 12 taong hindi gumagaling. Pero may kailangan siya at wala ng ibang kailangan kundi si Jesus. At dahil kailangan niya si Jesus, hindi siya nag-alintana ang hanapin si Jesus. At ang kanyang pananampalataya, mahawakan ko lang ang laylayan ay gagawin. Tayo, maybe sa hapon ito, may mabigat ng kailangan. You are in need. Amen ba? Ako, may mga problema din. Hindi man financial, emotional, spiritual. I am in problem. But God is always with us. Amen ba kayo? Amen. Kasi ang demonyo, minsan, hindi siya papayag na hindi ka i-discarry. Nakikinig kayo. Amen. Gusto niya lagi sirain ang buhay mo, ang pamilya mo, ang relasyon mo, sa kapwa mo at sa mga mahal mo sa buhay. And the more that we strive for something great in this life, the more na nanggigigil ang gabi sa inyo. Buhay na. Kaya maganda habang mayroon ka pang mindfulness, nakikita mo pa yung mga bagay na dapat mong panghawakan sa buhay. We must be mindfulness, we must be aware na sa ating buhay paglilingkod, tanging sa kamay niya lang magagaling ang mga bagay-bagay na ibibigay sa kanya. When we say provision, nandun na ang biyaya ng Diyos. Nandun na ang tawag doon, may package deal. When God provides, it is a package deal. Kasi maraming taong mayaman, mapera, pero maligari ang buhay. Kasi anong kulang? Walang kapayapaan. But when God gives you a blessing, walang kasamang kabalisahan. And that is the advantage na ito. Kasi when God provide everything, package deal yun. Kaya pag mayaman ka, kapag mapera ka at magulo ang buhay mo, hindi ka mayaman. Mapera ka na. Kaya nandito ka kasi, there are many things in this life that only God can provide. Pwede mong hanapin ang trabaho, pwede mong pagsunikapan ang pera, pero ang kalusugan mo, ang Diyos God ang magbibigay. Buhay niya. Maraming kang milyonaryo, mayaman, pwedeng bayaran lahat ng doktor peg, pero hindi nila na ililigtas ang buhay nila. Kasi tanging sa kamay ng Diyos ang buhay na bigay sa atin. Kaya yung mga nanay na ito, napakatalo. Ang dami ng discount na nakuha sa senior citizen. Isipin mo, bawat kumain ka sa McDonald's, 50%. Kuha niyo? Sa Jollibee, 50%. Pag bumili ka ng kayo sa Ambel, 50% kayo yung asawa ko, wala pa kami ng ID. Naghihiram ng ID. Kaya sabi ko, Lord, maging senior citizen na rin kami. Alam niyo, huwag yung mahiyapag senior citizen kayo. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Kasi yung iba hindi inabot ang senior citizen. Kung ano, pag senior citizen ka na, that means so much blessing from God. Kasi kahit matanda ka na, dumaan ka sa pagkabata. Huwag kang mahiya sa mga bata na sila ay bata. Dapat silang mahiyang bata sa pagkabata din sila tumanda. Ganda ng logic, no? Pero hindi naman natin gusto yun. Pero ang halagang bagay, every blessing coming from God ay ina-appreciate natin. Nakikinig ko. Ano ang dapat natin ilagay sa ating kokot? Sabihin mo siyang katabi kapag eh, huwag ka munang magulo. Makinig muna ako. Ayun ba? Unang bagay na dapat natin tandaan is what we call God's provision is abundant. Huwag ko kayong mag-alala kasi tapatusin natin ang gabi. Kasi sayang ang chorus kapag hindi natin napakinggan. Sabihin nyo, God's provision is abundant. Ang provision ng Panginoon ay sagana. Amen. Ang pagbigay, ang paglaan ng Diyos ay sagana.
Itong passage na ating binasa ay nag-highlight ng willingness ng Panginoon na ingatan ang mga taong sumusunod sa Kanya. Spiritual needs and the physical needs. Sabi nga ng kasiguran ng mundo, aanin ko ang dami kung patay na at patay. Ayun mo. Kasi sa mga lugar na walang mundo, nagdadala sila ng mga damo. Nag-aan sila ng mga damo para dalhin sa kaba. Ang problema, marami ng damo na idala, wala na yung kabayo. Kaya sabi ng kasabihan, aanin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Sabi ng kasabihan, aanin mo ang bahay na bato kung nakatira ay bato. Lahat ng bagay ay kinukumpara ng mga damo na walang value kapag ito ay taliwan sa gusto ng Diyos. Amen ba? Kaya napakahalaga na marunong tayong kumilala how God provides. Paano tayo pinagpapala ng Diyos? Yung inuna ng kamag hapong maglabag, hindi ka masyadong nilag na. Nagtataka na ako pagkadyali ako pag umaga, alam niyo, paglalakad-lakad ako walking kapunta ng Angel City, nakita ko yung mga batang kaye, mga pamilya, doon na lang natutulog sa kanin. Pagdaan ko, gigising brother ang kakaya. Pagdaan mo doon sa kalsada, gising na rin sila. Pero ako ko, hindi sila nagkakaroon ng lamig sa katawan. Hindi ba? Pero yung mga tao may bahay, may magandang bahay, nag-akasakit. Yung anak nila, doon nagliligo-ligo sa basura ang baahog na. Pero hindi sila nagkakasakit. Where is the provision? Ang Diyos ay hindi mapagkano. Kasi kahit nandun sa pasatong lugar yung mga tao na yun, nabubuhay pa rin. Hindi ba kayo? And that provision is our health, mga kapatid. Kapag mayroon kang buong pamilya, it is God's provision. Kung meron ka mang hiwalay na asawa at wasak na pamilya, pero matatag ka pa rin, and that is God's provision. Yung nakapagtatagumpay ka sa malalaking hangon sa buhay, alam niyo ba, ang mga babae ay mas makatagpay sa lalaki. Sabihin niyo bakit. Kasi base sa psychology, ang isip ng babae parang mga compartment. Kuha niyo, ang isip daw ng babae based on psychology ay detail. May kwarto-kwarto ang bawat kumpa. Kaya yung nanay, lahat ng bagay sa bahay na aasikaso. Yung isip naman ng lalaki, hindi siya detail, isang bulang yan. Trabaho lang ng trabaho, sweldo lang ng sweldo, wala akong pakialam sa inyo. Pero yung nanay, kumain na ba yung bako, kumain na ba yung pusa, nalaghan na ba yung damit, yung bedsheet, nabigyan na ba ng anak yung pamangkin, ang daming inaasikaso, idadagdag pa yung asawa. O ano, ganun katatag yung mga mother, mga nanay, sapagkat ang mga isip nila ay hindi mga maraming inaasikaso. Amen ba? Eh, matatag kaya base sa pag-aaral ng thesis kung bakit maraming mga babae nag-aaral kaya siya dahil. Kasi those are people who are in need of comfort. Kailangan nila ang tulong. Kaya minsan naawa ko sa mga nanay na hindi mo lang maramdaman, pero kapag tinanong mo siya ang daming karga-kartang problema, hindi pa natapos sa anak, dumating pa sa apo, hanggang sa pangalang apo. Akala naman ng anak natutuwa si Lola na mag-alaga ng apo, yun pala na lang nakit na yung likod. Sabi naman ng anak, tuwang-tuwa ang lula niya sa kakaalaga ng apo. Pero sabi ng lula, oo nga, pero masakit sa likod. Tama naman na pag-alagain mo yung apo niyo, pero hindi ibig sabihin, pakargahin niyo pa. Naku, mahina na ang mga chassis niya. Naubos niyo na nung kayo ipinanganak, dadagdagan niyo pa ng apo niyo. Kaya tama na yung pakalikarikin mo sila, huwag mo nang pakargahin. Hindi ba kayo?
We have to learn and to know God's provision. Kaya nagkakabos na sila. Palapakan natin ang aming Panginoon. Sabi ng Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Buhat sa kayamanan hindi mo ubos na ibigay ng gusto ang lahat yung parangilan. Dito kayo siya lang. Nakakaranas ng mga pananampalataya ng biyayat yung mga taong malakas ng pananampalataya. Dari mga kapresikyutor, binubo na lang kayo ni brother may hanggang dumlanan sila. Dari mga taong nagtiwala sa Panginoon na gaganas ang himala ni Yahweh El Shaddai. Kaya maraming taong sumusunod ng El Shaddai, isa po sa inyo, mga taga-provincia. Bago makatid ng gawain, nag-iipon sila ng pamasahe pa kong Pangloneta. Amen? Sino dito natin sa anniversary ito sa kamay? Nag-order na ba kayo ng t-shirt? Oh, yung atin sa anniversary, alam niyo, yung mga taga-province, nag-iipon na yun ng pera. Sabi ng mga asawa nila, ipon kayo ng ipon pamasahe, huwag na kayong pumunta ng Manila. May insulatin sa Bicol, mamamasahe pa kayo. Yung pera rin pa pamasahe, ipinili na lang ng baka na makahigot ang mga anak nyo. Sabi ng mga babae, pag binig namin ang baka yung pinamagahan, nasa siyang na ang baka. Pero kapag pinamasahe namin yan, sobrang biyaya ang ibibigay ng Yahweh. Amen, amen. Huwag mong gantaan ng Diyos. Minsan tatanungin niyo ang worker dito, sister, ang kailangan natin. Huwag kayong puro lang masip ng masip. Tanungin niyo mga magagawa kung kailangan nila ng tulong niyo. Hindi yung puro payo humingi, pinapabayaan. Natutuwa lang kayo may gawain, hindi naman kayo tumutulong. Maga, mag-isip-isip naman kayo. Wala naman kayong puro dito, pinapabayaan ko yung iba dito. Kuha niyo, pag sinabing gaya mo kayo, lalakas ng sigaw mo. Pero pagkailangan kayo ng Diyos, ipakita niyo. Ang Diyos hindi lang best ang kailangan nila sa inyo, kundi kailangan niya rin ang best mo para sa kayo. Sabi nga ng isang kasabihan ng nirequiring, do not use God for your purpose, but let God use you for His purpose. Huwag mong gamitin ang Diyos sa gusto mo. Hayaan mong gamitin ka ng Diyos sa gusto mo. Kita niya, pag kanya, nakakabingin tayo, no? Pero yung totoo, masasaktan tayo. Alam niyo kung bakit ko sinabi yan? Nung tawagin ako ng Panginoon, hindi namin naka-preach it. Tinawag ako ng Panginoon, coordinator, baking coordinator, kasi ang nanay ko ang coordinator, ako yung utusan. At naranasan ko, sabi ng nanay, Brother Chito, hapon na naman, gawain na natin, maghanda ka na ng pangulang ng preacher. Nakikita ko yung responsibilidad, ang nanay ko yung stress na yan. Pero anong gawin, nakita namin yung buo sa gawain. Because when you use yourself to God, hindi ka lulugihin ng Diyos. Hindi ka lulugihin ng Panginoon sa pag-provide sa Kanya. Sapagkat nung nakarang linggo, tinawag ng Diyos ang mga alagad, hindi para pagkalooban, kundi may iuno sa Kanya. Amen? Huwag kayong makontent na napakontent o kung ano yun. Maghanap kayo ng mga akay. Para pag marami ng akay, kahit hindi ito humingi sa Diyos, doon mismo sa dami ng tao, nandun na yung blessings. Alam niyo ba kapag tinuloy mo yung gospel na ito, limang-limang pinakain ni Jesus. Pero saan tumunga? Doon sa maliliit na isda at pinarami ni Jesus. And God will multiply all the blessings coming from God. Ang lahat ng bagay ibibigay ng disputante sa disposition na meron tayo. Ngayon mga gawain na iba, hindi na mga problema na walang orga kasi inaagot sila ng Diyos. Mamaya brother, sister, kailan anniversary siya, may darating galing abroad ng papadala. Bakit? They are worthy people. Nararamdaman sa kanila na hindi lang sila humingi, kundi ang papadala. Kuhan niya. Trusting God requires letting go. Kapag nagtiwala ka sa Panginoon, may gigitawan ka. Hindi ka pwede maghuli ng manok na isa, dalawa manok sa isang pagkakataon. Pag maghuli ka ng manok, isa-isa lang. You have to let go other chicken.
para mahuli ng isang manok. Makakahuli ka ba ng anak ng sabay? Hindi naman, di ba? So you have to sacrifice. Yung batang sanggol, pag may tindi yan, at hindi niya alam yung halaga ng 1,000, sasabihin mo sa bata, anak, akin yung candy, ito yung 1,000. Hindi naman ibibigis yung candy. Bakit? Sabihin niyo bakit? Hindi niya alam ang halaga ng 1,000. Pero pag nalaman ng bata na 1,000 ibibigay mo sa kanya, kapalit ng kanyang candy, ibibigay ng bata kasi alam niya, kaya niya bumili ng 1 sakong candy, kapalit ng 1 candy ang hawak mo. Nasusunod niyo ba? Maraming tao ayaw mag-insulit. Bakit? Ayaw mag-let go. Ayaw ng responsibilidad. Ayaw ng obligasyon. Ayaw ng may ginagawa. Gusto lang niya humingi ng humingi. Sabihin mo siya ang katabay kapatid. Ano na ba ang pinaligdan mo para sa Diyos? Hindi kailangan ng Diyos ang mabunga ang mabunga. We have to let go everything for the sake of Jesus. Ma-prove mo sa kanya na so much blessing coming from Him. Kahit hindi ka pa humingi sa iyo, sobrang ang binigay sa inyo. Yung nakapaglingkod ka lang, blessing mo na yun. Pero minsan ang paglilingkod natin para bang laging ang may utang ng Diyos. Bawal ka natin pagpunta sa gawin para lang kayo puro hingi, puro na lang hingi. Pero hindi ko pinapakita ang tunay na paglilingkod sa Diyos. And I'm talking to everyone else, generally, hindi yung pakakang sa kanina. Yun ay para sa lahat. O, honey. Kaya mga tao mapagbenta, sila yung hindi nang bibigay. Because they don't want to let go. Kuha niya. Yung hindi na nga tumutulong, sila pa yung makaharap sa gawa niya. Maniwala ka. Gugulungan ka, sister, tama, kaya. Okay, kaya. Pero hindi naman siya nag-iipot. Yung tao nag-iipot, sila yung pagod. Kuha niyo. Mag-isip-isip tayo mga tao. Kaya napakagandang bagay paglilingkod, mapayapa ka kapag alam mo, we do your best before that. Alam mo bakit? We are partakers of Christ. Sabihin mo partakers. Partakers. Kabahagi ka ng Diyos. Kasama ka ng Diyos sa kanyang company. And we have responsibility. Kaya mga yung alitin, gamitin mo ang lahat sa buhay ko sa taong ng buhay. Ito'y alay para sa'yo, di ba? When we sing that song before God, it's a big responsibility na gamitin niya tayo. At alam mo, hindi mo na kailangan magpagulitan para pagpalaan ka ng Diyos kapag alam niya na nagagamit ka niya. Hindi ba? Huwag kayong papayag na laging nagtsatsaga ang mga choir sa minus one. Magtulong-tulong tayong manalangin para may tumuntang manood ko. Kuha niyo. And after all, God will bless us in every effort that we do before Him. Siya ang bahala sa atin. Alam niyo ba si Brother Mike, ang bangan yung blessing niya? Hindi siya nag-isip ng kanyang sarili. Ang inisip niya para sa gawain, inaway na siya niya. It's a privilege. Kuha niyo. Iba yung mindset. Sabihin mo mindset. Sabihin nyo mindset. Pag ang mindset mo ay maglingkod sa kanya, alam mo Diyos ang para sa inyo. Ano wala ko kaya? Malakas ang loob ko kasi magyayabang na naman ko ang kapatid ko. Sobrang pinagpala sa biyaya ng Diyos. Not only spiritual but material things. Kasi hindi niya hayaan ng mga taong naglilingkod sa kanya ng tapat ay pababalaan. Sabi ng Psalm 55 verse 22, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Ipagkatiwala mo sa kanya ang mga bagay-bagay sapagkat pananatili ka, He will sustain you. Hindi kanya pababalaan mawasan. Alam niyo ba ang condition ng Panginoon? If you want to follow me, you have to deny yourself.
Kaya yung mga audio na galing kay Jesus kasi ang kaya niya, yung kamatayan ni Jesus, ikapagkatalo, hindi. Yung kamatayan ni Jesus, kawalan ni Jesus, ikatagumpay natin. In the same with the service to God, maraming ayaw humawak ng responsibilidad kasi ayaw nilang mawalan, pero ang hindi nilang malaki ang nawawalan sa kanila. May isang daang attenders, maghanap ka ng 5 coordinator, wala kang makukuha. Dito sa ating bawali, wala ka nang pipili coordinator kasi walang mag-assume. Lagi nating sinisisi yung umalis, pero tayo lang nandito na. Sino pa ba? Kung hindi mo kaya magkulong-kulong, yun ang ginagawa mo. Pero ayaw tayong manindigan because we are afraid. We don't like to let go everything in this life. Ayaw mong panghawakan ng pangako ng Diyos. Nasabihin mo, mga preacher, pinagbibigyan ng laboral. Alam nyo, pentahin ko sa inyo, bahay pa para nakihan. Pero for the sake of service to God, sabi ng asawa ko, nakakapagod din, no? Sabi ko, hayaan mo magbibig ko dahil kayo siya dito kasi yung tanawagan natin. Sapagkat napakarami ng himala sa siya dahil na hindi kaya kabutin ng pera. And it's only the pain of God. Kasi kapag hinahabol mo yung pera, hindi kaya ng pera. Tapos ang pera, pero ang himala ng Diyos, lahat ng problema ay may solusyon. Alam mo bakit nandito tayo? Kasi hindi ako ng ating mga kayan. And it's only the capable hands of God. Kaya sabi ng Panginoon, maraming sumunod sa Kanya. Kinayunan ang pordamento ng kaloy na mo. Ganun yung ginagawa niyo. Ang iba sa inyo, di patapos ang labahan. May mga gawain pa sa bahay. But you let go. You have to let go not only the material things. Mapatunayan mo sa Panginoon that you give the best yourself to God. Amen. God provides for the strength in our journey. Pag nasa gawain ka, malakas ba yung loob na? No? Pag may problema ka, nasasatisfy ba? May engineer ka lang. Yung problema ka, may pangako pa lang. Pero, the succeeding hours, manginginan ka lang. Pag narinig mo yung word of God, parang ang nalas na, ba, malakas-lakas mo na. Pero pag may mo sa bahay, nating-tating ka ng manginginan, kasi humarap ka na sa realidad. No? Pag pinagpala ka ng word of God, malakas ka, pero what about another day again? Yung inaasahan mo wala pa, another day, another week, another month. At kapag sarili mo lang inaasahan mo, you will never sustain it. Maraming magagawa sa gawain, lahat na lang pagpunta ko, puro problema. Sa 20 taon, sa 10 taon, ang problema sinasabi mo, hindi ako magtataka isang araw, wala nang gawa nila. Pero yung tao ang sikisigil. Kahit na darig lang ang gumagano. God will give you sustain. Kasi ang pagliling ko, hindi naman madali, no? Hindi naman ang kanangalod ng TV na pagkatapos umil. Di ba? May mga gagawin tayo. May mga responsibility tayo. Para ang gawain ng siya kayo mga sensor. Kasi pinagkatiwalaan tayo ng tao, totoo yan mga kapatid. Kapag ibinigay mo sa kanya ang lahat ng bagay, the thing that you can do, God can do. Sabi ng pampara ko, Raga Chico, alam mo ba, yung tawang ko namin gawain, hindi ka bakit? Hindi ko masikaso yung sarili ko eh. Sabi ko, pag di mo nasikaso ang gawain, di ba rin makasikaso ang sarili mo? Kasi kung sa'yo pinakatiwala, sa'yo talaga yan. Sabi niya, tama ka, kasi ilang na kung hindi ang gawain, pero ganun pa rin. Kakasikaso yung kanyang sarili na nang narating mo. Itong gawain nito hindi biro eh. Nakikinig ba kayo? Itong gawain nito hindi basta-basta. Tingnan niyo si Brother Mike. Kahit gulun-gulun na, nakikita niyo sa TV. Hindi na makapagsagad yung matinders para mga gutom na buhay na gilitin natin sa Bina. Pag si Brother Mike nagsasalita na, tingnan niyo yung bibig ng tao, para mga gutom na buhay na nag-ibutin ang kakainin. Kasi they need the power of God. Sa dami ng tao magagaling mo salita, ang sinasabi ni Brother Ben, pinapaniwalaan nila because they believe that the word of God will sustain their strength. Nakukuha niya. Kung ako, magpupunta lang dito, makikipagbulahan ako sa inyo, sa inyo naman panahon natin.
Hindi na ako tinatanda na ng demonyo kung makikipaglupan pa ako sa inyo. I have my own personal problem, but you know what? Magpatuloy tayo sa paglima. Because God brings us to you. Amen ba? Alam niya na ang para sa iyo. Sabihin mo sa matali kapatid, huwag kang mag-alala. Alam na ng Diyos ang para sa iyo. Sabi ng 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Yung kahinaan natin, marami ang lakas ng Diyos. Sabi ni St. Paul, ang kahinaan niya ay kalakasan ng Diyos. Sabi niya, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Sabi ni San Pablo, ang aking kahinaan ay pinagyayabang niya para mapahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Magtataka ka sa ibang gawain, hindi na isa ang dalawang gawin siya ang binadala. Sabi ko, yung pagpadala lang nila sa gawain ng gawin siya, hindi na nila kailangan ang salita pagpapakita niya ng pananampalataya. Mga nanay, mga sister na nandito ngayon, buti na lang mga anak nila hindi kontra. Pero alam niyo, kapag ang paglilingkod nila ay pagustuhan nila, it's not the classic coming from God. Kasi ang mga anak nila sa'yo, nanginipunta, mahina ng paano, no? Doon na sa amin, mayroong gawain eh. Pipitong matagda ang attendees. Tatlong tunog, apat ang bilik. Pero tuloy-tuloy ang gawain. May binipactors na. May taga-suporta. Pero so much blessing kapagkat nasususpin. May kakaiba dito sa gawain niya siya tayo. Kaya sa biyayin ng Panginoon, ang dami itong napuntaan from Lawag City to Jensan, from North to South, ang ganda ang pakiramdam, no? From Bicol to another North. And napakarami naman. Kaya kapag ako yung nagka-problema, ang yaman ko yung mga tao. Pag naalala ko yung hirap ni sister, sabi pa ako pa kaya. Kuhin nyo? Pag naalala ko yung mga problema ng bibigat, isang araw pinagpala sila ng specific inspiration. Nagka-el sila ay lagi yung ipapasa. Sabihin mo siyang katabi kapatid. Tama yan. Tinaka. God provides strength for the journey. Hindi natin kayang lumakbay sa mundo ito sa ating sariling kakayahan. Sabi nga ng Panginoon sa mga alagay, hindi nyo ba nakikita ang bulaklak na yun? Kahit nga si Solomon eh, hindi nakasuot ng ganyang kagagandang bulaklak. At pinamagaan, mamamatay na yan. Pero maging si Solomon eh, hindi nakasuot ng ganyang kagandang. Anong ibig sabihin? Si Haring Solomon ay napakayaman, napakagaling. Pero hindi pa daw si Haring Solomon nakasuot ng kasigandang ng bulaklak sa para. At sabi ni Jesus, pero pinamagahan ang bulaklak na yun, mamamatay na. Kayo pa kaya? Sabihin mo sa katabi kapatid, ikaw pa kaya? Kung ininyata ng Diyos ang kanyang mga nilala na kinamagahan mawawala na, ikaw pa kaya? Sabihin mo sa kanya, kapatid, ikaw pa ba? Papalain na ng Diyos, no? Pagpapalain tayo ni Yahweh sapagkat tayo ay mga anak ni Yahweh El Shaddai. Mapagpalang ako, tubayo na po ang ilagay natin ang aking kamay sa tapat ng aking puso at awitin natin na huwag kang mangangamay. Kapatid, magulang sa ating paglapit sa Panginoon, maybe marami tayong problema, kailangan sa Kanya, ang sundangin sa pamilya, sa personal, pero huwag kang matakot, huwag kang mananda. Sapagkat ang Panginoon ang nag-control ng lahat ng bahay. Ilapit mo lang sa Kanya ang kailangan. Hingin mo lang sa Kanya ang tulong kailangan mo. Sapagkat Siya ang Diyos na naghihintay ng mga taong Siya lamang pinag-iisa. Eh, pakita mo sa Kanya, patunayan mo sa Kanya. Sa paglalak natin sa hapon ito, hindi tayo nangangamba. Oh, my God.
Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Kapatid, lagi natin iyakaral sa ating isip at puso na yung mga agam-agam at kagalindangan ay nagpapabigat ng ating buhay. And sometimes we need to rest in Him sapagkat ang Diyos ang pwede magpapak ng mga pangangilan. We have to let go of our control sapagkat hindi natin kayang sakupin ang mga problema sa gagawin natin. Bagkos ilagay natin sa Kanyang kamay ang mga pangangilan. Ang dapat lang natin gawin ay kalimutan ang kukul sa ating sarili. At ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Kanyang kamay. And God will sustain the strength within us. Palalakasin Kanya, pagtitibayin Kanya, upang ang bawat hangin ng buhay na ito ay mapagtanimbay. Salamat Panginoon sa buhay ng mga namin na ito, mga kapatid ko ito. Dalangin ko Yahweh na patuloy mo kami ang kapatid. Patuloy mo kami talakasin Panginoon. Ano man ang kanilang mga personal kailangan, mga prayer request, ay pray ko, Lord, in a very special way. Nabutin mo sila sa oras nila. Ang sino mang may karagdaman physical, spiritual, and emotional, we need your healing for you. We need your divine healing for you. Ang sino mang may mga balaki sa puso, mga takot, pag-alinlaan, we need your courage, O Lord, huwag kaming mangamba sapagkat Ikaw ang Diyos na gumago ng paraan sa mga pagkakataon na hindi namin buo. Bless mo, Lord, ang mga lintag ng ito, especially ang mga inatangan ng responsibilidad. Pagpalain mo sila, materially, financially, spiritually, at maging tumukol na bawat lintag mong umating sa hapon ito, pagpalain mo kami lahat. Mag-raise ka ng maraming kaluluwa na mag-attend at mag-akay para sa gawain na ito, Panginoon. Father God, naniniwala po kami na hindi mo hahayaan na mapabayaan ang gawain mo ito sapagkat lagi ka nagkakalaga ng mga tao na inalasakit. Panginoon, maraming salamat ang papuri para halo sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Amen. Sa kanyang Ama, ng anak ni Jesus, amen. Magandang hapon sa mga anak ni Shaddai na answer prayer na. Let us give thanks.